Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Binulabog ng nakasusulasok na usok ang ilang ward ng Philippine General Hospital dahil sa sunog. Mabilis na inilikas ang mga pasyente kabilang ang ilang bit-bit pa ang kani-kanilang suwero. Umakyat pa sa ikatlong alarma ang sunog bago napula. Ang latest, alamin natin sa live na pagtutok ni Ian Cruz. Ian. Mel, Vicky, Emil, isang sunog nga ang naganap sa isa sa pangunahing ospital ng bansa. Itong Philippine General Hospital. Ang mabuti na lamang, walang nasaktan sa nasabing sunog, ngunit marami nga ang kinailangang ilikas kanina. Mabilis na inilikas ang mga pasyente ng Philippine General Hospital matapos sumiklab ang apoy sa medicine ward ng gusali. Inilipat ang mga pasyente sa atrium o open area sa loob ng main building. Napuno pati ang open space sa harap ng ospital sa Taft Avenue. May mga pasyente rin na napadako sa Padre Faura Avenue sa tapat ng Supreme Court para takasan ng sunog at ang nakakasulasok na usok. Saan daw yung sunog? Ward 1 po. Pero anong sabi sa inyo, umalis na rin? Lumabas po kami para safe po lahat ng mga tao. Si Sheila Domingo, nakasalang sa kanyang chemotherapy session ng maganap ang sunog. Kinalabas na kami dahil mausok. Mausok? O, hindi namin kaya. Nag-chemo kami. Mahirap, nasa natakot. Pero hindi naman kami nag-panic. Ayon sa Bureau of Fire Protection Manila, pasado alas 3 kaninang hapon nang sumiklab ang apoy. Hindi patukoy ang sanhi ng apoy. Ayon kay Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng PGH, nagsimula ang sunog sa audiovisual room ng Department of Medicine ng ospital. Na-contain naman, no? Kaya lang siyempre pumasok yung usok sa ward 1 and 2, pati sa taas yung ward 3 and 4. Mm-hmm. Kaya in-evacuate namin yung mga pasyente. Wala naman pong namatay, wala naman pong casualty. Umabot ito sa ikatlong alarma bago na-control ng mga bumbero ganap na 3:45 ng hapon. Alas 4:30 naman ito idineklarang fire out. Vicky, ayon kay Dr. Jonas Del Rosario, pansamantala munang inilikas yung mga apektadong pasyente doon sa mga ward na hindi naapektuhan ng sunog. Kinakailangan pa raw kasi nalinisan at yaking wala ng usok at ligtas yung wards 1 to 4 bago ibalik doon yung mga nakakonfine na mga pasyente. Samantala, yung DOH naman ay nakastandby kung kinakailangan pang mag-transfer ng mga pasyente mula nga rito sa PGH at inatasan na rin ng DOH ang lahat ng mga ospital na i-review yung kanilang mga fire evacuation plan at magsagawa ng risk assessment. Yan muna ang latest mula rito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Nasagip naman ang mahigit 800 Pinoy at dayuhan na naging tila preso sa isang pogo hub sa Tarlac. Doon pinipilit umano silang mang-scam at sinasaktan pa pag hindi inabot ang kota ng mabibiktima. Mula roon, nakatutok live si June Renarasyon. June? Mel, naka-lockdown ngayon itong tinatayang 10 hektaryang compound na Pogo Hub dito sa Banban, Tarlac. Kaninang umaga ay niraid ito ng mga otoridad at dito ay nasagip ang daandang Filipino at foreigner na posibleng mga biktima raw ng human trafficking. Sakto ang pagdating ng mga tropa ng gobyerno kaninang madaling araw. Kaya naharang ang ilang lumalabas ng compound. Pala yung susi ng sakyan. Patay. Nagsaning puwersa ang PNP, AFP at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC para isagawa ang raid sa compound ng Zone Yuan Technology Incorporated. Nakakuha sila ng search warrant matapos makatakas ang isang Vietnamese at magsumbong ng pananakit at serious illegal detention. Yung mismong establishment na ito, legal, may mga papeles with PAGCOR and of course sa local government may mga papeles yan. But ang tinitingnan natin dito is how they operate. Number one, yung serious illegal detention na iniimbestigahan natin, yung human trafficking. Isinasagawa rin umano sa loob ang iba't ibang modus gaya ng love scam at cryptocurrency scam. May mga may mga kota-kota sila diyan, kailangan makakuha ka ng at least 10 mabibiktima mo o kaya hindi ka pumasok sa kota and then nananakit na sila para ikaw ay magtanda. Extensive search is still ongoing.
sa mga buildings. And we understand that there is an underground establishment and maybe a tunnel which we're looking for. So, possibly, meron din silang torture chamber dito. Ngayong hapon, nasa mahigit 800 Filipino, Chinese, Malaysian, Vietnamese at iba pang foreigner ang na-rescue. Inaasahan ng mga otoridad na madaragdagan pa ito dahil ilang bahagi pa lamang ng compound na kanilang nahahalughog. Hawak na rin daw ng mga otoridad ang mga suspect. May mga nakumpiska rin mga armas na nakuha sa mga kwarto. Aalamin pa kung legal ang mga ito. Maghahain din ng warrant ang PNP Anti-Cybercrime Group para makumpiska at masuri ang mga computer at iba pang gadget sa loob. Bago mag-gabi, Mel, ay dumating dito sa compound ang mga taga Bureau of Immigration at hanggang ngayon ay ongoing yung ginagawang checking sa mga immigration papers ng mga POGO workers na nasa loob. Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Arestado naman ang 8 suspect sa Pasay City na gumagamit umano sa pangalan ng unang ginang para mangikil. Nakatutok si Bam Alegre. Exclusive! Sa undercover video na ito mula sa mga otoridad, kita ang isang lalaking kumakain sa isang restaurant sa Pasay kagabi. Hindi kita sa video ang kasama niya pero kitang may kausap siya habang nasa lamesa. Entrapment operation na pala ito na ikinasan ng Criminal Investigation and Detection Unit o CIDG laban sa suspect. Inireklamo siya ng pananakot umano ng mga negosyante sa Pasay na ipapasara ang kanilang mga establishmento kung hindi magbibigay ng padulas. Nang maidokumentong pagtanggap ng suspect ng bulto ng pera mula sa kausap, inaresto na siya sa kasong robbery, extortion o pangungutong. Na-corner din ng mga otoridad ang mga kasama niyang nasa paligid lang ng isagawang operasyon. Nagkaroon kami ng setup, gumamit kami ng isang complainant na magbibigay ng pera sa kanila, yung tinatakot nila. Actually, yung usapan nila ngayon nasa 5 million. Pakilala umano ng suspect at ng mga kasamahan niya na naaresto rin ng CIDG. Mga government officials sila na konektado kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Matapos makipag-ugnayan ng pulisya sa opisina ng First Lady, pati sa ilang mga complainant, ikinasa ang operasyon laban sa mga suspect. Sinisikap ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang Malacanang. Babala lang po sa mga kababayan natin, lalong-lalo na itong gumagamit sa pangalan ng ating First Lady o sa Malacanang, na mag-ingat, kilalanin ang mga taong ito. Kasi wala hong katotohanan yung pinagsasabi nila na nangihingi ng pera o anuman ang ating First Lady, Lisa Araneta Marcos, sa mga sino man para makapesto. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga suspect sa mga bintang sa kanila. Iimbestigahan pa ng CIDG-NCR kung gaano kalawak at katalamak ang kanilang operasyon. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng mga hinaharap na kaso, personal na nagpahayag ng suporta kay Pastor Apollo Quiboloy ang mag-amang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara. Dumalo pa sila sa vigil para sa pastor dito po sa Maynila kung saan binatikos din ang panukalang charter change at foreign travels ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Katrina Son. Mula Davao City, lumipad pa Maynila si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa 7th araw na prayer vigil sa Liwasang Bonifacio ng mga taga-suporta ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. Sa kanyang talumpati, muli niyang binweltahan ang panukalang amyendahan ang saligang batas. Sabi ni dating Pangulo, pinakialaman na noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang konstitusyon. At ngayon, ginagawa na naman ito ng isa na namang Marcos. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iniba-iba niya, si Marcos, after a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, Marcos. Huwag kayong pumayag na ganun. Kababuyan yan. Inulit niya ang kanyang hinalang bahagi ito ng plano para raw buwagin ang Kongreso at mapalitan ng parlyamento at mapanatili sa pwesto ng mga nasa kapangyarihan. Ang pangtarya talaga nila, ito, yung term extension. Huwag lang kayong magpaluko, huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino.
you would lose your direct vote. Bukod sa panukalang tsa-tsa, binanatan din ni Duterte ang foreign travels ni Pangulong Marcos. Si Marcos, pasyal-pasyal na lang yan. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Duterte. Dumalo rin sa vigil ang ilang kaalyado ng Pangulo, kabilang si Attorney Salvador Panelo, na nagpahayag ng suporta sa Duterte-Duterte tandem sa eleksyong 2028. Ang sabi ko sa kanya, ngayon na ang pagkakataon na kayong dalawang magama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente at vice-presidente ng bansa. Duterte! Duterte! Dumating din sa vigil ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, pero hindi siya nagtalumpati. Naroon din sina Senador Robin Padilla, Bongo at Bato de la Rosa, nakabilang sa mga humaharang sa pag-contempt ng Senado kay Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Naglabas na ang Senado ng show cause order para kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin matapos siyang ipa-contempt. Ito ay para sa paulit-ulit na hindi niya pagdalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women para sa umano'y mga pang-aabuso ng pastor. Nakatutok si Mav Gonzalez. Natanggap na ng abogado ni Pastor Apollo Kibuloy ang show cause order ng Senado laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ. May 48 oras siya para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin kahit pa ulit-ulit na inisnap ang mga pagdinig ng Senado. I cannot think of an acceptable reason na hindi siya paarestuhin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the Senate's invitation or subpoena or show cause order. Kung seguridad ang issue, babantayan daw sila ng PNP at Senate Office of the Sergeant at Arms. Siniguro rin ni Senador Bato de la Rosa ang seguridad niya sa kanilang kustudiya. Perception nito, ang restoration. Andiyan naman yung ating Sergeant at Arms. Alagaan siya dito kung makulong siya dito. At nang tanungin kung posible bang hindi na lang ikulong si Kibuloy. Depende sa chair. Decision ng Senate President. Kung may medical reasons or whatever reasons, depende yan ang pagbigyan siya. All he has to do is to request. Pero sabi ni Senadora Risa Ontiveros, gasgas na raw at hindi katanggap-tanggap ang medical condition bilang excuse. Kung walang paliwanag hanggang Biyernes, ay paa-aresto na siya ng komite. Sabi naman ng abogado ni Kibuloy, pinag-aaralan pa nila kung personal na haharap si Kibuloy o susulat para magpaliwanag. All options are open, ano? We are deliberating still, no? But definitely we will comply with the show cause order. At paano kung parehong mag-issue ng warrant of arrest ang Senado at Kamara? Cited contempt at ipinaaaresto na rin kasi si Kibuloy ng mababang kapulungan dahil sa hindi pagdalo sa mga pagdinig sa prangkisa ng SMNI. Kung ma-custody ng House ay pwedeng hilingin ng komite namin, paharapin din siya rito. Or kung ma-custody ng Senate, ma-imagine ko na pwedeng hilingin ng House at wala namang bar sa pagkaalam ko na magpakita ng ganyang interparliamentary courtesy. Sabi ng chairman ng House Committee on Legislative Franchises, kung walang itinatago si Kibuloy, bakit hindi siya magpakita? Inimbitahan po siya 4 beses. Ay pinagbigyan pa rin na on the special request of Attorney Topacio na bigyan po hanggang Biyernes. So talaga ho lahat ho ng pagbibigay at luwag ay binigay po namin during the 5-month hearing. Sinagot din ni Congressman Gus Tambunting ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na dapat bigyan ng patas na pagdinig si Kibuloy. Ginagalang po natin yung opinion niya. As far as due process concerned, dito po sa hearing po namin, 6 months has been given, 5 months of hearing, 6 hearings, were conducted, and palagay ko mas maraming ang sinabi yung kampo ni SMNI kaysa po sa mga congressmen.
Sampu na naman ni Senador Hontiveros sa pagdalo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Duterte sa prayer rally bilang suporta kay Kibuloy kagabi. Walang makakapigil sa patuloy na pagsingil ng accountability kay Kibuloy, kahit yung pagsalita nilang dalawa. Lalong naging mas klaro pa na intertwined talaga ang fortunes nilang dalawa. Ako, bakit? Bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakaseseryoso at mabibigat na offenses? Sinagot niya rin ang mga pahayag ni VP Sara na politika lang ang mga pagdinig ng Senado kay Kibuloy. Walang pinag-uusapang politika dyan. Simpleng karapatang pantao at dignidad ng mga tao at mamamayan na dapat dinedepensahan ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, hindi yung nag-abuso sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Muling iginiit ng Germany ang pagsuporta nito sa ating bansa sa usapin ng West Philippine Sea. Binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos na di kinikilala ng Pilipinas at ng kahit anong bansa ang 10-dash line ng China. Live mula sa Berlin, Germany, Nakatutok, si Rafi Dima. Rafi? Mag-aalas 12 ng tanghali ngayong araw dito, Mel, sa Berlin, sa Germany, kung saan nakaantabi tayo para sa gagawing press conference ng Pangulo, kung saan ididetalye pa niya yung iba pa nilang napag-usapan sa kanyang pagbisita dito sa Berlin. Kaninang umaga ay nakapagsingit pa ng isang aktibidad ng Pangulo kung saan bumisita siya sa isang gas turbine plant. Kung matutuloy, katumbas ng 220 billion pesos ang halaga ng investment deals na may uuwi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita dito sa Berlin, Germany. Kabilang sa mga memorandum of agreement na nilagdaan ay pamumuhunan sa isang planta na gagawa ng armor-protected cars at military-grade armored personal carriers at solar cell manufacturing facility. Bagamat hindi direktang investment ang mga kasunduan, umaasa ang pamahalaan na hindi lang itutuloy kundi lalakihan pa ng mga potensyal na investors ang kanilang pamumuhunan sa bansa. I invite esteemed German business leaders to continue to keep in mind the Philippines as a reliable partner that can support your market expansion and your operations. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng Germany sa ginagawang negosasyon ng bansa para muling magkaroon ng Philippines-EU Free Trade Agreement. Muli ring iginiit ng Germany ang kanilang suporta sa Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Mahalaga ayon sa dalawang leader ang pagsunod sa international law. Ayon kay Pangulong Marcos, bukas ang Pilipinas para pag-usapan ng issue pero dapat ito ay nasa tamang konteksto. Paalala ng Pangulo, walang kumikilala sa 10-dash line ng China na basihan nila sa pag-angkin sa malaking bahagi ng South China Sea. We have not rejected any proposals that China has made to us. But the premise is something that we question. Their territory follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. We have the economic zone that China has already intruded upon. Until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward. We have the UN Convention on the Law of the Seas. We've got an arbitral tribunal. I believe it to be very important that each and everyone adheres to the legislation in place. We support the Philippines in ensuring that the rights are being protected. Mel, habang nakaantabi nga tayo sa press conference ng Pangulo, ay naglabas ang Presidential Communications Office ng isa sa maraming pinag-usapan ni na Pangulong Marcos at ni German Chancellor Olaf Scholz. Inamin ng Pangulo kay German Chancellor Olaf Scholz na problema pa rin ang droga sa Pilipinas. Pero anya, ay ibang-iba na yung kanyang estilo kumpara sa nakaraang administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, diametrically opposed siya sa estilong ginawa ng nakaraang administrasyon na masyado raw violente. Yan ay mga lilinawin natin mamaya kapag nagsimula na yung kanyang press conference. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Hindi na lang banta sa terorismo ang pinaghahandaan ng AFP sa kanilang malakihang formation exercises. Dagdag na rin sa pagsasanay ng mga Army Reservists ang senaryo sakaling sakupin ang Pilipinas ng ibang bansa. Nakatutok si Ivan Mayrina.
sa isang lalawigang kilala sa pagiging tahimik at payapa. Pinili ng AFP Northern Luzon Command na magsanay ng 100 residente bilang Army Reservists. Mula paggamit ng baril hanggang combat skills, tinuruan ang ilang taga-Batanes. Bagamat nakaharap sa Taiwan, nakairingan pa rin ng China. Giit ng AFP NOLCOM, walang banta sa seguridad at hindi sila ide-deploy. Gusto lang ng Defense Department na siguruhing combat ready sila kung kailanganin. We need to actually activate yung ating mga reservist nationwide kasi in cases of emergency, kailangan ma-upgrade or ma-intensify yung defense posture natin sa Norte. Yung pag-train natin ng mga reservist is part ng compliance ng ating Philippine Navy. Pero ang mismong Philippine Army bukod sa dati ng pagtutok sa mga banta ng mga rebelde terorista sa bansa, nakatuon na rin daw sa senaryo ng pananakop. Dito nakasentro ang CATEX o Combined Army Training Exercise. Kumbaga sinisimulate mo yung possible security situation na may sasakop sa ating bansa. Ito po ay ginagawa natin para ma-ensayo po ang mga units natin sa bagong tungkulin nito na i-defend ang ating lupa. Hindi naman nilinaw ni Galido kung anong pinanggagalingan o kung anong pinaghahanda ang partikular na banta. Si Senador Robin Padilla, isang Army Reserve na may ranggong Lieutenant Colonel, nag-oorganisa ng basic military training para sa mga opisyal at kawali ng Senado. Magandang paraan daw ito para maiturong disiplina hindi lang sa pagtatanggol sa bayan, kundi sa pagresponde sa mga kalamidad at sakuna. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, walang bagyo pero tatlong mga weather system ang iiral at makakaapekto sa bansa. Hindi na lang yan Amihan at Easterlies, kundi pati ang shear line. Ang shear line ay kung saan nagsasalubong ang malamig at mainit na hangin. Nabubuo rito ang makakapal na kaulapan, kaya dala-dala dito ang maulang panahon sa mga apektadong lugar. Kaya bukas, base po sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Isabela, Aurora, Calabarzon, Bicol Region, Mindoro Provinces at Zambales. Sa Metro Manila, mababa naman ang tsansa ng ulan pero doble ingat pa rin. Posible naman ang kalat-kalat na ulan sa hapon sa ilang bahagi ng Aklan, Iloilo, Negros, pati na sa Samar at Leyte Provinces. May mga pag-ulan din sa Misamis Occidental, Sulu Archipelago, Caraga at Northern Mindanao. Sabi po ng PAGASA, maaring hanggang bukas makaapekto sa bansa ang shear line. Unti-unti rin ulit hihina ang amihan pero posibleng may panibagong bugso pa raw yan sa susunod na linggo sa katuluyang mawawala bago magtapos ang Marso. Sa karton o di kaya isa sahig na natutulog ang ilang dayuhan sa NAIA matapos silang hindi payagang makapasok sa bansa sa iba't ibang dahilan. Ang hakbang ng mga otoridad sa paliparan sa pagtutok ni Mariz Umali. Hindi sila mga homeless na sumalampak na lang sa kung saang sulok para lang may matuluyan at matulugan. Sila yung mga tinatawag na excluded passenger na nananatili ngayon sa transit lounge area ng NAIA Terminal 1 matapos hindi pa hintulutan ng Bureau of Immigration na makapasok sa ating bansa dahil sa iba't ibang kadahilanan. It could either be likely to become public charge o Section 29A3 sila ay may conviction involving moral turpitude katulad yung mga registered sex offenders. Mayroon din blacklisted sila, mayroon din nasa Interpol sila. Para mabigyan ng kaunting privacy, merong mga kahoy na ginamit na pantabing sa kanila na may karatulang inadmissible passenger holding area. Pinag-iisipan na raw ng Manila International Airport Authority kung ano ang gagawin para mas mabigyan ng disenteng matutuluyan ang mga excluded passenger. We will continue to look for a more suitable location, more humanitarian. It's not acceptable that even if they are excluded passengers that they will be sleeping on cartons and sources, mga sahig. Our airline should be more responsive to these matters because it is their obligation for these excluded passengers to be flown out immediately. Tungkulin daw ng Bureau of Immigration na mahigpit na ipatupad ang exclusion policy alinsunod sa Philippine Immigration Act para na rin sa seguridad ng ating bansa. Katunayan, as of last year, aabot daw sa higit sa 3,300 na pasahero ang hindi pinapasok sa bansa ng BI. We have to understand there are security concerns. Once yan ay ma-exclude, itinuturn over po yan natin sa airline operator and it should be boarded the first available flight
there should not be waiting time. Yan po ang konsepto kasi they are threat to our national security. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 oras. Nagpasaklolo sa mga otoridad ang isang guro sa Kalbiga, Samar. Matapos umanong matangay ng mga scammer ang donasyong pera sa kanyang e-wallet. Halos 60,000 pesos na donasyon umano ang nalikom ng guro para sa 2 taong gulang na batang kritikal ang kondisyon matapos lapain ang 4 na aso. Ayon sa guro, may tumawag na nagpakilalang konektado sa isang ahensya ng pamahalaan itong Lunes at nagsabing magpapadala ng tulong. Dahil sa inakalang lehitimo ang tawag, hindi raw nagdalawang isip ang guro na ibigay ang code na kanyang natanggap para makumpleto ang fund transfer. Kasunod dito, nadiskubli na lamang ng guro na 300 piso na lamang ang natira sa kanyang e-wallet. Iniimbestiga na ng pulisya ang insidente. Paalala ng mga otoridad, magdoble ingat kung makikipag-transaksyon online. Huwag basta-bastang ibibigay ang OTP o one-time password. Pinuna ng netizens ang pagtayo ng isang resort sa sikat na Chocolate Hills sa Bohol na idineklarang protected area. Pinaimbestigahan na ito ng sangguniang panlalawigan ng Bohol pati ng Senate Tourism Committee. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa gitna ng nakakamanghang Chocolate Hills ng Bohol, panira sa paningin ng ilan ang resort na ito na itinayo sa paanan ng isa sa mga burol at kumpleto sa pool, mga kubol at slide. Kabilang sa naungkat ay kung paano ito na ipatayo sa Chocolate Hills na idineklarang protected area at National Geological Monument noong 1997 ni Noy Pangulong Fidel V. Ramos. Sikat kahit sa mga dayuhan, lalot ang Chocolate Hills ay nasa Bohol na isa sa 18 idinagdag ng UNESCO sa mga itinuturing nitong Global Geoparks. Inabot lang naman ng 150 milyong taon para mabuo ang natatanging geological identity ng isla, kasama ang tanyag na Chocolate Hills. Pero sa loob lang ng ilang buwan, ang tahimik na tanawin noon ginimbal ng bagong resort na nag-host pa ng swimming competition ngayon taon. Kaya sa Senado, naghain ng resolusyon ng Senate Tourism Committee para imbestigahan ang pagtatayo ng resort. Gusto nitong pagpaliwanagin ng DNR, mga sangay nito at ang mga lokal na pamahalaan kung bakit ito nabigyan ng permit. Ayon naman sa sangguniang panlalawigan ng Bohol, pinaiimbestigahan nito ang pagtatayo ng resort sa bahagi ng Chocolate Hills na sakop ng bayan ng Sagbayan. Bukod sa resort, iimbestigahan din ang isa pang bagong atraksyon sa bahagi ng Chocolate Hills na sakop naman ng bayan ng Carmen. Meron naman itong estruktura at hagdan sa mismong burol. Bagamat sakop ng pribadong lote ang mga estruktura, ayon sa Bohol Provincial Government, may mga batas na naglilimita sa kung ano ang pwedeng itayo dito. We have already sent our recommendations and requests to the DNR to hold in abeyance or to stop any construction within the protected area. As of now, we have not received any official written comments or feedback from the DNR, and so with the result of their investigation regarding the Captain's Peak Resort. Sabi ng DNR, kung natituluhan ang bahagi ng Chocolate Hills bago ito ideklarang protected area noong 1997, kikilalanin daw at irerespeto ang karapatan at interes ng pribadong may-ari. Gayunman, pwede raw patawan ang lugar ng mga pagbabawal at regulasyon sa kung paano ito gagamitin at ide-develop na ide-detalye sa Environmental Impact Statement bago pa ito isyuhan ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Sa kaso ng resort, ayon sa DENR, inisyuhan na raw ito ng closure order noon pang September 6, 2023 at notice of violation nitong Enero dahil walang ECC. Nakaamba na rin ang inspeksyon sa lugar para ipatupad ang closure order. Under the local government code, it's the municipal government that has the primary duty to issue the cease and desist order also and maybe a closure order. Kasi sila din ang nag-issue sa building permit and the mayor's permit. The governor sa provincial government, we can do our supervision making sure na enforce talaga ng municipal government ang batas. Patuloy pa rin hinihinga ng panayam at pahayag ng GMA Integrated News ang may-ari at pamunuan ng naturang resort. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 oras. Ayon naman sa Department of Tourism, hindi accredited at wala ring application for accreditation ang resort sa Kagawaran.
August 2023 pa raw sila nagpahayag ng pagkabahala at nakikipag-ugnayan sa Kapitolyo ng Bohol kaugnay ng issue. Pinuna ng netizens ang pagtayo ng isang resort sa sikat na Chocolate Hills sa Bohol na idineklarang protected area. Pinaimbestigahan na ito ng sangguniang panlalawigan ng Bohol pati ng Senate Tourism Committee. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa gitna ng nakakamanghang Chocolate Hills ng Bohol, panira sa paningin ng ilan ang resort na ito na itinayo sa paanan ng isa sa mga burol at kumpleto sa pool, mga kubol at slide. Kabilang sa naungkat ay kung paano ito na ipatayo sa Chocolate Hills na idineklarang protected area at National Geological Monument noong 1997 ni Noy Pangulong Fidel V. Ramos. Sikat kahit sa mga dayuhan, lalo't ang Chocolate Hills ay nasa Bohol na isa sa 18 idinagdag ng UNESCO sa mga itinuturing nitong Global Geoparks. Inabot lang naman ng 150 milyong taon para mabuo ang natatanging geological identity ng isla, kasama ang tanyag na Chocolate Hills. Pero sa loob lang ng ilang buwan, ang tahimik na tanawin noon ginimbal ng bagong resort na nag-host pa ng swimming competition ngayon taon. Kaya sa Senado, naghain ng resolusyon ng Senate Tourism Committee para imbestigahan ang pagtatayo ng resort. Gusto nitong pagpaliwanagin ng DNR, mga sangay nito at ang mga lokal na pamahalaan kung bakit ito nabigyan ng permit. Ayon naman sa sangguniang panlalawigan ng Bohol, pinaiimbestigahan nito ang pagtatayo ng resort sa bahagi ng Chocolate Hills na sakop ng bayan ng Sagbayan. Bukod sa resort, iimbestigahan din ang isa pang bagong atraksyon sa bahagi ng Chocolate Hills na sakop naman ng bayan ng Carmen. Meron naman itong estruktura at hagdan sa mismong burol. Bagamat sakop ng pribadong lote ang mga estruktura, ayon sa Bohol Provincial Government, may mga batas na naglilimita sa kung ano ang pwedeng itayo dito. We have already sent our recommendations and requests to the DNR to hold in abeyance or to stop any construction within the protected area. As of now, we have not received any official written comments or feedback from the DNR, and so with the result of their investigation regarding the Captain's Peak Resort. Sabi ng DNR, kung natituluhan ang bahagi ng Chocolate Hills bago ito ideklarang protected area noong 1997, kikilalanin daw at irerespeto ang karapatan at interes ng pribadong may-ari. Gayunman, pwede raw patawan ang lugar ng mga pagbabawal at regulasyon sa kung paano ito gagamitin at ide-develop na ide-detalye sa Environmental Impact Statement bago pa ito isyuhan ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Sa kaso ng resort, ayon sa DENR, inisyuhan na raw ito ng closure order noon pang September 6, 2023 at notice of violation nitong Enero dahil walang ECC. Nakaamba na rin ang inspeksyon sa lugar para ipatupad ang closure order. Under the local government code, it's the municipal government that has the primary duty to issue the cease and desist order also and maybe a closure order. Kasi sila din ang nag-issue sa building permit and the mayor's permit. The governor sa provincial government, we can do our supervision making sure na enforce talaga ng municipal government ang batas. Patuloy pa rin hinihinga ng panayam at pahayag ng GMA Integrated News ang may-ari at pamunuan ng naturang resort. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Ayon naman sa Department of Tourism, hindi accredited at wala ring application for accreditation ang resort sa Kagawaran. August 2023 pa raw sila nagpahayag ng pagkabahala at nakikipag-ugnayan sa Kapitolyo ng Bohol kaugnay ng issue. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang Resolution of Both Houses 7 o yung panukalang pag-amyenda sa economic provisions at ang pagbawi sa prangkisa para sa pag-operate ng SMNI. Nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Emil, aprobado na nga sa ikalawang pagbasa ang RBH 7 para sa economic charter change. Walang binago ang plenaryo sa inaprobahan ng Committee of the Whole. All those in favor, please say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Resolution of both houses, number 7, is hereby approved on second reading.
Congratulations. Pinapayagan nito ang mas malaking partisipasyon ng mga dayuhan sa pagnenegosyo sa public utilities, edukasyon at advertising na magpapaluguraw sa ating ekonomiya at magdidika ng mas maraming trabaho at oportunidad. Pero pangamba ng ilang kongresista gaya ng mga kinatawan ng kabataan at Gabriela party lists, baka makwestiyon sa Korte Suprema ang proseso ng pag-aaproba ng Kamara dahil hindi umano ito pasok sa tatlong modes na nakasaad sa konstitusyon. Pero tiwala ang liderato ng Kamara na naaayon sa konstitusyon ang ginawa nila. Tiyak din ang liderato ng Kamara na hindi mababaliwala ang Senado dahil hiwalay na boboto ang Senado at Kamara sa tsa-tsa. Sa susunod na linggo, target ng Kamara na aprobahan ang RBH 7 sa ikatlo tuling pagbasa bago sila mag-Holy Week break sa March 23. Kung aaprobahan ng Senado ang RBH 6 nila, hindi pa rin maipatutupad ang economic tsa-tsa dahil kailangang aprobahan ito ng mga botante sa isang plebisito. Samantala, inaprobahan din ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang bumabawi sa pranklisa ng Swarasug Media Corporation para sa pag-operate ng SMNI. Sunod naman tinalakay sa plenaryo ang panukala para sa diborsyo. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Kumpirmado na ang muling pag-aharap sa 2024 U.S. presidential elections ni na U.S. President Joe Biden at dating Pangulong Donald Trump. Yan ay matapos makuha ni Biden ang Democratic Party nomination at ni Trump ang nominasyon ng Republican Party. Huling nagharap ang dalawa noong 2020 elections kung saan natalo ni Biden si Trump. Sa gitna ito ng mga kasong kinakaharap ni Trump, kaugnay sa kanya umanong mga tangkang baligtarin ang resulta ng eleksyon noon. Ayon sa Associated Press, ngayon lang muling makakasaksi ng isang presidential rematch ang Amerika mula noong 1956 nang talunin ni U.S. President Dwight Eisenhower si Adlai Stevenson. Gaganapin ang 2024 U.S. presidential elections sa November 5. Magkakaroon ng trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Kinumpirma po yan ng ilang source mula sa gobyerno sa GMA Integrated News ngayong araw. Unang darating sa bansa si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa March 18, habang sa March 20 naman darating si Japan Foreign Minister Yoko Kamikawa. Makikipagpulong sila kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at sa iba pang opisyal ng bansa. Pagpupulungan nila ang gaganapin namang trilateral summit ni na Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa White House ng Amerika sa April 11. Inaasahang magtatalakay rin ng tatlong bansa ang mga insidente ng pangaharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea at pagpapalakas ng depensa, ekonomiya at kalakaran. Sinampahan ng kasong administratibo ang mga pulis na umaresto sa direktor na si Jade Castro at iba pa niyang kasama. Mismong PNP Regional Internal Affairs Service ang nagain ng motu proprio admin cases laban sa kanila. Gayun din sa kanilang chief of police at investigador ng kaso. Ayon yan sa Calabarzon Police, bago nito'y pinalaya sina Castro at mga kasama ng korte dahil sa mga question sa paraan ng pag-aresto at jurisdiksyon. Pebrero nang arestuhin sina Castro ng walang warrant of arrest ng Katanawan Municipal Police para sa kasong destructive arson matapos akusang nanunog ng minibus sa Katanawan, Quezon. All Out Performance at All Out ang aasahang pasabog sa upcoming summerversary ng All Out Sundays this weekend. Bukod sa special guests, dapat abangan ang pasiklaban ng apat na teams na binubuo ng hinahangaan nating Sparkle Stars. Makichika kay Lars Santiago. Sing-init ng tag-init ang pasabog performances na matutunghayan ng mga kapuso sa summerversary ng All Out Sundays simula sa darating na linggo. Apat na team ang maglalaban-laban. Team San Julian San Jose at River Cruz. Team Sand, Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Team Wind, Ken Chan at Rita Daniela. At Team C, Sanya Lopez at Derek Monasterio. Kanya-kanyang taguan ng araw sila ng concept. Ang Team C ni Sanya at Derek wala raw hindi gagawin para manalo. Alam mo kung bakit nakaka
proud si Derek na maging leader. Doon ko siya nakitaan, ah, may pakialam ko pala sa amin, ano? Hindi kasi may moment na during their meeting na lang, may taping po kasi ako. Kaya siya ang nandun representative. Tapos sabi niya sa akin agad, sana niya, ang ganda nung team natin. Tapos excited siya agad. Basta ang hinighlight lang namin ng team is yung mga strengths ng isa't isa dito. Like si Sanya, sinabi ko, nako, bagay kay Sanya itong ganitong role. Tapos para naman kila, sa mga teens, kila Marco, kila Ashley, ay, parang cute sila dito. Yes. Sila Sophia Allen, parang cute na ito. Pero hindi lang showdown ng bawat grupo ang mapapanood ng mga kaayos sa 4 na linggong Summerversary. Meron tayong P-POP. P-POP. Nako, ang SB19. Yes, oo. Ito, ang dami natin guests. Nandyan rin yung larong kalye. Kasabay ng paghahanda ni Nasanya at Derek para sa AOS Summerversary ay ang kaabalahan sa taping ng kanya-kanyang project. Si Sanya sa pulang araw. Nandun si Alden, si Barbie, tsaka si David at ako. So magkakasama na kaming apat and feeling ko yung connection namin, nagja-jive rin talaga. So okay kami. Si Derek naman sa tumitinding kwento ng makiling. Grabe, may mga palambitin eh. Nasa crane siya, tapos nilambitin si Myrtle. So talagang yung mga ganong eksena na at may ano pa siya noon, may fear of heights pa siya. So yung mga ganong eksena na talagang binibigay namin lahat. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.